What are the demands of the gifts? The gift that should lead and serve. Huwag ka dapat over-humble na alam mo namang gifted ka na, ayaw mo pa dahil baka mapagkamala kang mayabang. No. Sabihin mo lang, yes, praise God, mahusay ako dyan dahil binigyan ako ng Diyos ng husay, so ipapagamit ko sa church. Huwag kailangang iwas ka ng iwas. Pag humihingi ng volunteer, mag-volunteer ka kasi hindi ka naman kilala lagi. Hindi ka naman laging personal na mapupuntahan para pilit-pilitin, himukin at ligaw-ligawan para sumali lang sa choir. At pag sumali ka kahit sa anong ministry, siyempre, sa simula, mahirap, hindi ka pakilala ng iba o baka iba yung style mo, hindi mo nagugustuhan yung style. E magtiis ka, magtiyaga ka, ipagsiksikan mo ang sarili mo hanggang maging tunay na bahagi ka na nila. Kasi kung maramdamin ka, 5 minutes ka na nandun, wala pa makausap sa'yo, aalis ka na, wala ka magiging ministry. Kasi hindi naman lahat ng kasama mo dun, mature na para mag-minister sa'yo. Baka yung inabutan mo nga, mas mature ka pa dun . Baka kailangan ikaw pa yung mag-minister, kaya kailangan nandun ka. Dapat pinagmamalasakit na natin ang bawat ministry and we should not behave like guests. We should behave like children of the owner of the house who is God. Therefore, may malasakit tayo. Na kung may napapabayaan, pinapabayaan ng iba, imbes criticize mo sila, hindi asikasuhin mo, nakita mo pala anak ka rin naman ng Diyos, tungkulin mo rin yan. Walang bisita. Ang bisita, yun lang first-time guest. Matapos yon, you're a part of the family, you must have a household chore. That is, if you want to grow, if you want to mature, and if you want to be faithful to God who called you so that you can be instrumental in the maturing of other people also. What are the demands of the gifts? The other gifted, other able, should submit and follow. Kung hindi naman ikaw yung gifted to lead the choir, pero nasa choir ka, submit to the leader. You should mature unto servanthood and then serve too. Ang goal dapat ng bawat churchgoer maging servant of God, magkaroon ng ministry. The goal is maturity unto service. The command for God's people to submit to their leaders means submit their gifts, not their personal lives, to the church under the leader's direction. Itong submit to your leaders, sobrang misunderstood and abused among many Christians. To the point na yung mga church leaders, nakikialam na personal na buhay mo, namimili ko sino magiging nobyo mo, sinasabihan ka makipag-break sa ganito, gawin ito at ganun, huwag kang maglagay ng ganitong make-up, huwag mong kulayan ang buhok mo, etc., etc., dahil na submit to the leader. No! You submit your gift, not your life, not your personal private life, only your gift. And when you are working together, you submit your cooperation so that things can be achieved. Huwag abusuhin yung ibig sabihin ng submission na yan na sobrang pakikialam ng mga church leaders sa personal life ng mga tao. Submit your gift, not your life. Your life, you submit to Jesus. You submit your cooperation, you submit your time, you submit your silence. If your silence will help the speaker achieve his goal, pero wala siyang pakialam sa personal na life mo. Abusado kasi yung mga Kristiyano minsan sa pag-observe niyang submission na yan. Hanggang kaliit-liitang bagay, sasakay ka ba sa barko o hindi, magtatrabaho ka ba sa ganoong kumpanya, pinakialaman na. Submit your gift. And this command to submit means to function as part of an organized team or body under the leader. So, mga kapatid, hamon sa atin ngayon, 30th anibersaryo, lead or follow. And if you're not leading or following, get out of the way. Kasi abala ka. Kung di ka nangunguna, susunod, anong ginagawa mo? Nakatayo ka doon, walang ginagawa. Nakahadlang ka sa mga gustong sumunod. Nakakaabala. We should give way to the Spirit. But why? Get out of the way. When you get out of the way, it means you get out of the stream. You get out of the flow of blessings. You better lead or follow. Yun ang dalawang choices. Lead in your area of giftedness. Serve and follow. Ama naming Diyos, turuan mo po kaming bawat isa na ang simpleng message na ito
ay maunawa, masunod. Turuan mo kaming kilalanin ang mga gifts na binigay mo sa amin. At ang gifts na ito ay aming ma-develop. Kung may mga training sa pag-develop nito, kung attend kami. Malampas ang amin ang mga obstacles ng initial involvement, adjustments, para maging ending, magtagal kami at matuloy sa paglilingkod. Turuan mo kami, Panginoon, na ang iyong kadakilaan ay makita sa aming buhay na kami nagpapasako sa mga areas na mayroong ibang mas gifted to lead. At kami naman nagmo-volunteer at mga husay na nagli-lead sa areas na kami ay binigyan mo ng ganong kakayahan. Malagay kaming lahat sa tamang lugar. Everybody ministering to each other faithfully. So we will all mature in our faith, in our service, and every one of us will become more and more like your Son, Jesus. Salamat sa ministry ng mga taong tinawag mo na nakakatulong sa amin. Kami man nais naming sumunod. Nawa ang tawag mo sa amin na hindi namin tanggihan. Pag-develop kami at maglingkod. Mga kapatid, panahon na para ang lahat ay magkaroon ng ministry. When you are not doing the right thing, you probably will be doing the wrong thing. When you are in your right place, somebody else will have to take it and you will probably be in the wrong place. Bawat ginagawa natin para sa kapatiran, para sa katawan ng Panginoon, ay walang hanggan ang halaga. Because Jesus is the rock. He is the rock of our salvation. At sinabi niya, upon this rock I will build my church. What is the rock? Jesus. And what else is the rock? The truth that Jesus is the Son of God. And everything that you build upon the rock will not be shaken. Rains will come, winds will blow, floods will rise. It will beat against the house that we're building, but it will stand. What you do will have eternal value because it is built upon the rock. Jesus is the rock. Let us build upon the rock.